si Bibi Gandang Hari sa pamamagitan ng kanyang YouTube ukol sa nakaraan nila ng aktres na si Carmina Villaruel. Marami ang nagtatanong, minahal ko raw ba talaga si Carmina? Honestly and true, oo, sabi ni Bibi. Taong 1997, nang maghiwalay sina Carmina at Bibi na dating si Rustom Padilla. It's the fact na they thought they found the right love para kay Rustom. Pero hindi na rin niya ipinaglaban kasi at that time, binibigyan nila ng pagkakataon ng sarili nila na mag-isip. Napakabait ng Diyos. I hope si Carmina, ganito rin ang pakiramdam. I don't wanna be selfish about it. Pero itinuturing kong blessing si Carmina sa buhay ni Rustom. It could have been the worst of times. Yung panahon na unti-unting gumuguho ang pangarap ni Rustom before his eyes. Ano ba ang pangarap ni Rustom? Magkaroon ng pamilya. Magkaroon ng mabuting asawa. Magkaroon ng mga anak. Maging mabuting asawa. Maging mabuting provider. Yun ang pangarap ni Rustom. And Rustom thought na si Carmina din yung babaeng para sa kanya to fulfill that dream. Pero sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng mga natutuklas mo kung ano ba yung katotohanan sa kaibuturan ng puso mo. So while the relationship was going on, until they lived together as hindi sila nag-live together, nag-secret marriage, nagpakasal sila. Doon unti-unting nararamdaman ni Rustom yung mga bagay na feeling niya bakit parang kulang. Doon unti-unting lumalabas yung insecurities bilang lalaki. Dahil siguro hindi na-resolve. Ito yung sinasabi ko na this is the lesson learned here. Dahil sa in love and everything, akala ni Rustom that will cover everything. Pero hindi. Kwento ni Bibi. Rustom may be right. He may be happy with Carmina. But he wasn't happy with himself. That's the problem. Doon nag-umpisa na bakit kasama niya yung babaeng. Kasi yung pagmamahal walang question. Kung ako magiging lalaki ulit, babalik, siya pa rin liligawan. Hindi ko naman naiisip noon na bilang Rustom, magpapatawag ako na Bibi after 21 years or 31 years. I really don't know. Sabi ko nga, it may be the right love, but hindi lang wrong time, but wrong body. Dagdag pa nito. Ayon pa rito ay si Carmina raw ang nakipaghiwalay kay Rustom. Dumating sa punto na nagdesisyon si Carmina to move on. Isa sa mga pinakamasakit na panahon. You can't just imagine. Isang tao na pinakaimportante sa'yo nagpapaalam. So Rustom was really devastated. Pero hindi na siya nag-disagree. It was a very amicable separation. Walang sigawan. Walang sumbatan. Pero pinakamasakit. Did it kill Rustom? A part of him died. Definitely kung pag-uusapan yung dreams. Kung pag-uusapan ni Rustom, yun yung kabuuan. Yun ang Carmina. Definitely after the separation, hindi ko alam kung ano nangyayari noon. Hindi ko na alam how to move on. Pero at that time, wala naman choice but to move on. Wala naman choice but to overcome. So gaano man kasakit na overcome. Lahat ni Bibi. Like, share, subscribe!